Before we start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly Father, thank you for loving us and saving our soul. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa pag-ibig sa amin at sa pagliligtas sa aming mga kaluluwa. And also thank you for shedding precious blood for us who were supposed to go to hell forever. At salamat din po sa pagdanak ng iyong mahalagang dugo para sa amin na mga naharapat na mapunta doon po sa impyerno. So we became the Lord's the children forever after being forgiven our sins by your precious blood. Kaya kami po ay naging mga anak mo, Panginoon, na niligtas sa pamamagitan ng iyong napakahalagang dugo. This time we have gathered here to learn the word of God. Sa oras na ito, kami po ay nagkakatipon sa lugar na ito upang pag-aralan ng salita ng Diyos. And also, we are going to think about passion for you. At ngayon din po ay pag-iisipan po namin ang tungkol sa passion o maalab na puso para sa iyo. So please engrave your word in our heart at this time. Kaya pakiusap, tulungan niyo po kami na maiukit ang iyong salita sa aming puso sa oras na ito. In the name of Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Jesus Kristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Okay, let's open the Bible. Let's have a look at 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4. Tignan po natin, Unang Timoteo chapter 4. Verse 15. So 1 Timothy chapter 4 verse 15, the brother and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Gawin mo ang mga bagay na ito. Italaga mo ang iyong sarili sa mga ito upang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. Your progress may be evident to all. So today we are going to think about the importance of patience of faith. Kaya sabi dito, upang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. Kaya ngayon ay pag-iisipan po natin ang patungkol sa kahalagahan ng may maalab na puso sa pananampalataya. Actually, there are a lot of people in the world with really great abilities. Sa katunayan, mayroong napakaraming mga tao sa mundong ito na mayroong napakaraming mga kakayahan. So some people have a very good memory skill and some people are very good at speaking skill. Ang ilang tao ay napakahusay sa pagdating sa kanilang memorya, ang ilan naman ay napakahusay sa pagsasalita. Also, some people are very good at handling the machine and some people are very good at dealing with people. Ang ilan naman ay napakahusay sa paghawak ng makina. Ang ilan naman ay napakahusay sa pakikitungo sa mga tao. So, however, it is said that there are people who cannot overcome even those with so many abilities. Ngayon pa man, sinasabi na mayroong mga tao na hindi nila magawang mapagtagumpayan ang ibang bagay kahit na mayroon sila ng napakaraming mga kakayahan. That person is the passionate person. Yung mga taong ito na magagawa nila mapagtagumpayan ng mga bagay na iyon ay yung mga tao na mayroong mahalab na puso. Because of people with passion, do their best to get things done more than those who have great abilities. Dahil yung mga tao na mayroong maalab na puso ay ginagawa ang lahat ng kanila makakaya upang matapos yung mga bagay na dapat nilang gawin kaysa sa mga tao na mayroong kakayahan. That's why a lot of amazing things have happened in history by the passion of people. Kaya nga, mayroong napakaraming mga kamangamangang bagay yung nangyari sa kasaysayan sa pamamagitan ng mga tao na mayroong mga maalab na puso. So the world was developed by people who were passionate about their work and did their best to the end. Kaya yung mundo ay na-develop sa pamamagitan ng mga tao na mayroong maalab na puso patungkol sa kanilang gawain na ginawa ang lahat ng kanilang makakaya hanggang sa huli. Actually, I don't know much about the Philippine situation, but so let me take Korean as an example. Dahil hindi ko alam ang maraming bagay patungkol sa Pilipinas, kaya nga gagamitin ko yung Korea bilang halimbawa. In the past, when Korean companies hired people, they saw their abilities. Sa mga nakaraan po,
kapag doon sa yung mga Korean companies, kapag sila ay nag-hire ng mga tao, tinitingnan nila yung kanilang mga kakayahan. That's why in the past, they didn't hire if they didn't have their skill he had. Kaya nga, sa nakaraan, hindi nila kinukuha bilang empleyado yung mga tao kung wala silang kakayahan. But nowadays, these days, it has changed. So it is very difficult to get a good job in Korea these days. Subalit, sa mga araw na ito ay nabago na. Napakahirap na magkakuha ng magandang trabaho sa Korea. So, countless students in Korea, countless students study really hard nowadays. Sa mga panahon ngayon, napakarami mga estudyante sa Korea ay talagang nag-aaral ng maigi. So now many students prepared for employment have abilities at about the same level. Kaya sa ngayon, marami mga estudyante na naghahanda para sa pagkakaroon ng trabaho ay dapat na pinaghahandaan nila yung kanilang mayroon silang mga kakayahan na sa parehong level. That's why these days companies consider not only that the person's the ability, but also whether the person has patience. Kaya sa mga araw na ito, yung mga kumpanya ay kinukonsider nila hindi lamang yung kakayahan ng tao, kundi maging yung mga tao na mayroong sigasig. That's why in Korea, nowadays, they didn't hire people who don't have patience, even though they have a lot of good abilities. Kaya sa mga araw na ito sa Korea, hindi nila hinahire yung mga tao na walang sigasig, umaalab na puso, bagaman mayroon silang napakaraming mga kakayahan. It is because nothing new that benefits the company comes out through people who are not passionate about it. Dahil wala namang anumang bago na mapapakinabangan yung kumpanya na nagbumula dun sa mga tao na wala namang sigasig para doon. In the Bible also, but it is the same in the world of faith. Gayun din, maging dito sa Biblia, pareho rin po ito patungkol sa pananampalataya. That's why Bible says, okay, 1 Timothy chapter 4 verse 15 again. Kaya sinasabi ng Biblia, tignan po natin ulit, 1 Timoteo chapter 4 verse 15. So nowadays also, even the Lord God also, there He is looking for the people who has the patience. Kaya dito po sa Biblia, maging sa panahon natin ngayon, ang Panginoon ay hinahanap yung mga tao na may masigasig na puso. So brothers and sisters, let's read together one more time, verse 15. 3, 2, 1. Gawin mo ang mga bagay na ito. Italaga mo ang iyong sarili sa mga ito upang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. So here, your progress may be evidence to all. What does this mean? Your progress here can also be called patient. Yeah, sabi dito, upang ang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. Ano pong ibig sabihin nito? Yung paglago dito, ibig sabihin din ito ay tinatawag din ito na yung may sigasig o maalap na puso. If we read the Bible, the Lord has worked through people who truly love the Lord and then live with a patience to accomplish His work. Kaya kung titignan po natin sa Biblia, ang Panginoon ay kumikilos sa pamamagitan ng mga tao na may tunay na pag-ibig sa Panginoon at namuhay na mayroong maalab na puso upang maisakatuparan ang kanyang gawain. That's why the great people of faith in the Bible were all passionate people. Kaya nga, yung mga dakilang tao ng pananampalataya sa Biblia, silang lahat ay mayroong mga maahalap na puso ng mga tao. That's because the Lord is the one who is passionate. The Lord is looking for people who are passionate about the Lord's work. Dahil yung Panginoon ay siyang masigasig o may maalap na puso, kaya nga ang Panginoon ay humahanap ng mga tao na mayroong sigasig o maalap na puso patungkol sa gawain ng Panginoon. It means, although you love God, although you got salvation clearly, perfectly, although you want to live as a good, faithful brother and son of God, but if you do not have patience before God, if you do not have patience before God, God may not use you. Bagaman nagkaroon kayo ng kaligtasan, bagaman naging malinaw sa inyo yung kaligtasan, bagaman nais ninyo na mabuhay na mabuting tao na may pananampalataya, subalit kung wala kayong maalab na puso o sigasig sa harapan ng Diyos, marahil ang Diyos ay hindi kayo gagamitin.
If we look 2 Kings, verse 13, there is a king named Joas. Kung titignan po natin sa Biblia, sa ikalawang hari, chapter 13, mayroon doong hari na nagngangalang Joas. So, he, the king Joas, he had a good side, but he was the man who had no patience. Si Haring Joas, siya ay mayroong maayos yung kanyang katayuan, subalit siya ay tao na walang sigasig, gumaalab na puso. So, he was rebuked by the prophet Elisha because he didn't have patience. Kaya nga, sinaway siya ni propetang Eliseo dahil wala siyang passion. Do you have patience? Meron po ba kayong sigasig, gumaalab na puso? The king, the Joas, he's good, faithful king before God. But problem is, he doesn't have patience. That's why Apostle Elisha, he rebuked him because he doesn't have the patience. Si Haring Joas, mabuti siya na hari, subalit wala siyang maalab na puso. Kaya nga sinaway siya ni propetang Eliseo. That's why today, we are going to learn the word of God with the title of Joshua, Lacking Patience. Kaya nga, ngayon po ay pag-aaralan po natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos ang may pamagat na si Joas na kulang sa sigasig o maalab na puso. Okay, let's go 2 Kings chapter 13. Kaya tignan po natin ikalawang hari, chapter 13. 2 Kings chapter 13 verse 14 hanggang 20. Verse 14 hanggang 20. 2 Kings chapter 13 verse 14 hanggang 20. Ikalawang hari, chapter 13 verse 14 hanggang 20. Would you read please? Babasahin ko po. Nang si Eliseo ay nagkasakit ng karamdaman na kanyang ikinamatay, si Joas na hari ng Israel ay pumunta sa kanya at umiyak sa harapan niya, "Ama ko, ama ko, ang mga karwahe ng Israel at ang kanya mga mangangabayo." Sinabi ni Eliseo sa kanya, "Kumuha ka ng pana at mga palaso." At siya'y kumuha ng pana at mga palaso. At sinabi niya sa hari ng Israel, "Ilagay mo ang iyong kamay sa pana." At inilagay niya ang kanyang kamay. At inilagay ni Eliseo ang kanyang mga kamay sa mga kamay ng hari. At kanyang sinabi, "Buksan mo ang bintana sa dakong silangan." At binuksan niya ito. Nang magkagayoy, sinabi ni Eliseo, "Panain mo." At siya'y pumana. At kanyang sinabi, "Ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon, ang palaso ng pagtatagumpay laban sa Syria, sapagkat lalabanan mo ang mga taga-Syria ng Afek hanggang sa sila'y iyong malipol." Siya'y nagpatuloy, "Kunin mo ang mga palaso," at kinuha niya ang mga iyon. At sinabi niya sa hari ng Israel, "Ipana mo ang mga iyon sa lupa." At siya'y pumana ng tatlong ulit at tumigil. Ang tao ng Diyos ay nagalit sa kanya at nagsabi, "Pumana ka sana ng lima o anim na ulit, nang sa gayon ay mapabagsak mo sana ang Syria hanggang sa iyong malipol. Ngunit ngayon papanain mo ang Syria na tatlong ulit lamang." Verse 20, namatay si Eliseo at kanilang inilibing siya. Noon ang mga pulutong ng mga Moabita ay laging sumasalakay sa lupain sa panahon ng Tagsibol. So first, let me explain the background of the text. The event in the text was when a king named Joas ruled North Israel. Kaya, una po ipapaliwanag ko po sa inyo yung background ng talatang ito. Ang pangyayaring ito ay may isang hari na nangangalang si Joas ang namuno sa North Israel. So at that time, North Israel continued to disobey God's word. So at the time, God disciplined Israel through the surrounding nation. Nang panahong iyon, yung hilagang Israel ay nagpatuloy ng pagsuway sa salita ng Diyos. Kaya nang panahong iyon, dinisiplina ng Diyos ang Israel sa pamamagitan ng mga bansa na nakapaligid sa kanila. Because of God's discipline. So, if we look at from chapter 3, Israel's surrounding nation often attacked Israel. Kaya kung titignan po natin, mula sa chapter 3, ang Israel, yung mga nakapalibot na bansa sa kanila ay madalas silang inaatake. Among them, the nation called Syria frequently attacked Israel and made it difficult for them. But at the time, the prophet who was active in North Israel was his name Elisha.
Kaya nung sa kalagitnaan ng mga bansang iyon, yung bansa na tinatawag na Syria ay madalas inaatake ang Israel at nagpapahirap sa kanila. Subali, doon ng panahong iyon, may isang aktibo na propeta na nandoon na nagngangalang si Eliseo. So every time Elisha stopped all those enemies with the power of God. Nang panahong iyon, si Eliseo ay pinapahinto niya ang lahat ng mga kaaway na iyon sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. But if we read this verse, unfortunately, at that time, Elisha is getting older and dying of illness. Kaya kung gaya ng binasa po natin, sa kasamaang palad, dahil sa katandaan na si Eliseo ay halos mamamatay niya dahil sa sakit. Because of sickness, the king, prophet Elisha was dying. Dahil sa sakit, si propetang Eliseo ay mamamatay na. That time, King Joash came to Elisha and then wounded and wept. Kaya nang panahong iyon, si Haring Joash ay pumunta kay Eliseo at tumangis. So please help, please pray for us, he asked to Prophet Elisha. Hiniling niya, pakiusap, tulungan mo kami, ipanalangin mo kami, sinabi niya kay Eliseo. At the time, Elisha was concerned about the future of Israel and wanted to show Israel the power of God. Ang panahong iyon, si Eliseo ay talagang nag-aalala siya patungkol sa hinaharap ng Israel. Kaya nga, ninais niya na ipakita sa Israel ang kapangyarihan ng Diyos. So before Prophet Elisha, before he died, he gave King Joash a bow and then an arrow and saying, "This is the arrow of the Lord's salvation." Kaya nga, nang sandaling iyon, si Joash binigyan niya si Eliseo ng pana at sinabi ni Eliseo, ito yung pana ng pagtatagumpay, ang kaligtasan ng Panginoon. And Elisha, he told the king, the Joash, to strike the ground with them. At sinabi ni Eliseo kay Joash na ipana niya ang mga iyon sa lupa. So, but King Joash struck the ground only 3 times and stopped it. Subalit, si Haring Joash, ipinana niya sa lupa yung kanyang pana ng 3 beses lang at tumigil na. He struck the ground only 3 times. Pinana niya yung sa lupa, hindi maraming beses, kundi 3 beses lang. How many times? Ilang beses po? Remember? Tandaan niyo po. Only 3 times. 3 beses lang. Not many times. Hindi maraming beses. That time, Prophet Elisha rebuked the King Joash. Nang sandaling iyon, si Propetang Eliseo, sinaway niya si Haring Joash. It is verse 19. Verse 19, please look at the Bible. Tingnan niyo po, verse 19. Pasahin po natin na sabay. 3, 2, 1. Ang tao ng Diyos ay nagalit sa kanya at nagsabi, "Pumana ka sana ng 5 o 6 na ulit, nang sa gayon ay mapabagsak mo sana ang Syria hanggang sa iyong malipol. Ngunit ngayon ipapanain mo ang Syria ng 3 ulit lamang." You should have struck 5 or 6 times. Means you have to struck more and more to win completely. Like that. Yeah, sabi dito, pumana ka sana ng 5 o 6. Ibig sabihin nito, pumana ka sana ng higit at higit pa upang magtagumpay ng lubusan. If you struck many times, ground many times, you had destroyed it. Kaya sabi niya, kung pumana ka sana ng maraming beses, ay nalipol mo sana yun. Can you understand? Intindihan niyo po? Instead of you struck many times, only you struck only 3 times. That's why you will just only 3 times. Kaya you won. Sa halip na pumana siya ng maraming beses, pumana lamang siya ng 3 beses. Kaya sabi niya, magtatagumpay ka lang ng 3 beses. It means at the same time, he professed that Israel would defeat Syria only 3 times in the future. Kaya ito'y propesiya ni Eliseo na tatalunin ng Israel yung Syria ng 3 beses lamang. And then Elisha died and was burned. At pagkatapos, si Eliseo ay namatay at inilibing. About that, we are going to study this together, contents. Patungkol dito ay pag-aaralan po natin ito ng sama-sama ang nilalaman nito. Before we get God's lesson, I want to share something. Yeah, bago natin makuha yung aral ng Diyos, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang bagay. Brother, sister, that is verse 14. Ito po ay sa verse 14. I want to share about verse 14 lessons.
Nais ko pong ibahagi sa inyo patungkol dito sa verse 14. Verse 14, verse the brother and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Nang si Eliseo ay nagkasakit ng karamdaman na kanyang ikinamatay, si Joas na hari ng Israel ay pumunta sa kanya at umiyak sa harapan niya. Ama ko, ang mga karwahi ng Israel at ang kanyang mga mangangabayo. So in this verse, it is said that Elisha had become sick with the illness of which he would die. Kaya sabi po sa talatang ito, si Eliseo ay nagkasakit ng karamdaman na kanyang ikinamatay. It means God allowed the prophet Elisha to sick. Kaya ipinahintulot ng Diyos kay propetang Eliseo na magkasakit. Question. Tanong. Even though Elisha, he worked hard for the Lord as the prophet, but why God allowed him though sick? Bagaman si Eliseo, ginawa niya ang lahat ng kanya makakaya bilang propeta ng Panginoon, pero bakit pinahintulot ng Diyos na siya ay magkasakit? Actually, Prophet Elisha was the second most many miracle worker after Moses. Sa katunayan, si propetang Eliseo, siya yung pangalawa na nagpakita ng maraming himala pagkatapos ni Moises. But God allowed him to die. Pero pinahintulot siya ng Diyos na mamatay. He fell ill and died. Why? Nagkasakit siya at namatay. Bakit? Why? Bakit po? Listen, brothers and sisters. Makinig po kayo, brothers and sisters. When we look at this, we can see easily that sickness is not always given as discipline. Kung titignan po natin ito, makikita natin na yung sakit ay ibinibigay hindi lamang bilang disiplina. So God allowed even the great prophet Elisha to get sick and die. Dahil yung Diyos, pinahintulot niya maging yung dakilang propeta na si Eliseo na magkasakit at mamatay. It means his sickness is not God's discipline. Ibig sabihin, ang sakit na ito ay hindi disiplina ng Diyos. You understand? Naintindihan niyo po? Sometimes, when we get sick, we can think easily of it as being unconditionally the discipline. Minsan, kapag tayo ay nagkakasakit, iniisip natin na ito ay kondisyon ng disiplina. Some brother sister, when he's sick, that time don't judge them. Kaya sa kapag yung mga brothers and sisters ay nagkaroon ng sakit, sa sandaling iyon, huwag ninyo silang husgahan o hatulan. You understand? Naintindihan niyo po? Because we are not God. Dahil hindi tayo Diyos. Isn't it? Di po ba? We cannot judge them. We don't know if it is God's discipline or not. Dahil hindi natin alam kung disiplina ito ng Diyos o hindi. Because God allowed even the great prophet Elisha. Dahil pinahintulot ng Diyos maging sa dakilang propeta na si Eliseo. That's why, of course, there are many cases where we are sick as a discipline. Kaya, syempre po, mayroong mga pangyayari na tayo ay nagkakasakit dahil sa disiplina. 1 Corinthians chapter 11, after bookmark here. Pagkatapos po natin lagyan ng bookmark dito, tingnan po natin, Unang Korinto, chapter 11. When we face someone, brother, sister, or sick, or get accident, that time, we can consider about that. It is God's discipline. Kaya kapag nakita natin yung ibang brothers and sisters na nagkasakit o kaya naman na aksidente, sa sandaling iyon, maaari natin itong isipin na disiplina. Because the Bible says like this. Dahil ganito yung sinasabi ng Biblia. So, 1 Corinthians, chapter 11, verse 30. Unang Korinto 11, verse 30. Unang Korinto, chapter 11, verse 30. Unang Korinto 11, verse 30. It is said that there were many people who died who were weak, sick, and weak. Because of discipline. That's why basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit, at ang ilan ay namatay na. According to Bible said, if you are suddenly getting sick in health, we have to look back to see if it is a discipline of sin or not. Sinasabi ng Biblia na kung bigla na lang tayo ay yung ating kalusugan ay nanghina, kailangan nating balikan at tingnan yung ating sarili kung ito ay disiplina dahil sa kasalanan. However, sickness is not only getting upon us as our discipline. Gayunpaman, yung sakit ay hindi natin ito nakukuha
dumarating sa atin bilang isang disiplina. Okay, I'll show you another verse, 2 Corinthians chapter 12. Tignan din po natin. I'll show you. Ikalawang Korinto, chapter 12. 2 Corinthians chapter 12. Ikalawang Korinto, chapter 12. Okay, time is not enough. If you read in your house, the 2 Corinthians chapter 2, the Apostle Paul said that he had a thorn in the flesh, that is disease. Kaya kung dahil wala din na po sapat yung oras natin, kung babasahin niyo po mamaya sa bahay ninyo sa ikalawang Korinto chapter 12, sinabi ni Apostle Pablo na nagkaroon siya ng tinik sa kanyang laman. Ito po yung sakit. God allowed him. That's why he had a thorn of the flesh, that is the disease. That's why Apostle Paul, he asked to the Lord God. He had prayed to the Lord God 3 times for that. Kaya nga, dahil sinabi ni Apostle Pablo na nagkaroon siya ng tinik sa kanyang laman, kaya nga sinabi na si Apostle Pablo ay nanalangin sa Diyos ng 3 beses na alisin. Ito. At that time, God said to the Apostle Peter that He gave him, God gave him the disease so that he would not become proud. Kaya sinabi, subalit sinabi ng Diyos kay Apostle Pablo na binigyan siya ng Diyos ng sakit upang hindi siya maging mapagmalaki. So God sometimes causes sickness to make us rely on Him without proud to the end. Yung Diyos minsan ay nagbibigay siya sa atin ng sakit upang tayo ay umasa lamang sa Kanya nang hindi nagmamataas o nagmamalaki hanggang sa huli. Many brothers, some people, the some brothers, sisters, they ask to the Lord, "Oh Lord, please allow me a lot of the property in order to offer to you. Minsan, ang ating mga brothers and sisters, nananalangin sila sa Diyos, "Panginoon, pakiusap, ipahintulot mo sa akin na magkaroon ng maraming mga pag-aari upang maihandog ko sa iyo." You understand? Naintindihan niyo po? According to his request, sometimes God allowed him a lot of property. Ayon sa kanyang hiling, minsan pinapahintulot ito ng Diyos na magkaroon siya ng maraming ari-arian. After they became, he became rich and he forgot his promise to the Lord. Pagkatapos niyang maging mayaman, agad nakakalimutan niya yung kanyang pangako sa Panginoon. Instead of offer, give, tithes and offering more and more, he enjoyed to live the worldly things. Sa halip na magbigay siya ng higit at higit pa ng kanyang tithes and offering sa Panginoon, sa halip na iyon, nag-enjoy siya sa mga makamundong bagay. You understand? Naintindihan niyo po? One day, God will take all. At isang araw, kukunin lahat iyon ng Diyos. Okay, let's open the Bible. Haggai. Tingnan po natin, Haggai. Before we read Matthew chapter 19, first. Matthew chapter 19. Bago po yun, basahin po muna natin, Mateo chapter 19. The young man said to God, "All these things I have kept from my youth. What do I still lack?" He asked Jesus Christ. Sinabi sa kanya ng kabataang lalaki, "Sinunod ko na ang lahat ng mga ito. Ano pa ang kulang sa akin?" He means, "I done everything with what I have." Ibig sabihin nito, sinabi niya, "Ginawa ko na ang lahat ng bagay kung anong mayroon ako." Verse 21, brothers and sisters, shall we read together? 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin." What does it mean? Ano bang ibig sabihin nito? I gave you everything, even health and then a lot of money. That's why with what you have, you offer everything for me and then you follow me. Jesus Christ suggested. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ibigay mo sa akin lahat ng mayroon ka.
yung kalusugan mo, yung pera mo, lahat. Pagkatapos, sumunod ka sa akin. Important is his attitude. That is problem. Ang mahalaga po dito, yung problema po dito ay yung kanyang pag-uugali. Brothers and sisters, verse 22, let's read together. 3, 2, 1. Ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. Yeah. He doesn't have patience to serve the Lord God. Wala siyang maalab na puso na maglingkod sa Panginoon. You understand? Naintindihan niyo po? So, the reason why God allowed Apostle Paul the disease because in order to make the humble mind. Kaya yung dahilan kung bakit ipinahintulot ng Diyos kay Apostle Pablo na magkasakit ay upang yung maingatan niya, yung mapanatili niya yung kanyang mapagpakumbabang puso. Do you understand? Naintindihan niyo po? That's why God said that He gave him the disease so that Apostle Paul, he would not become proud. Kaya sinabi ng Diyos, ipinahintulot ng Diyos, binigyan ng Diyos si Apostle Pablo ng sakit upang huwag siyang magmataas o magmalaki. So, that's why sometimes you are sick. That time, you have to think first, it is God's discipline or not. Kaya minsan kapag nagkakaroon kayo ng sakit, ay kailangan ninyong una muna isipin ninyo, ito ba ay disiplina ng Diyos? You understand? Naintindihan niyo po? When you get some difficulties and suffer hardship, that time we have to look back first, the sins, and then, if you innocent, we have to praise the Lord. Because God try to make me more humble. Kaya, kung titingnan po natin yung ating sarili, kapag nagkaroon tayo ng mga kahirapan at pagdurusa, kailangan muna nating balikan yung sarili natin kung may kasalanan ba tayo. Kung alam natin na sa sarili natin ay wala tayong kasalanan, sa sandaling iyon, kailangan nating manalangin sa Diyos at magpasalamat. Manalangin sa Diyos dahil nais niya tayo na gawin na masigit na mapagpakumbaba. Do you understand? Naintindihan niyo po? If you are still little bit poor, we have to give thankful to the Lord. Kung kayo pa rin ay mahirap, kailangan nating magpasalamat pa rin sa Panginoon. Bakit? Let's think. If you have a lot of money, suddenly, you may lose the God. Dahil kung bigla, magkaroon kayo ng maraming pera, marahil makalimutan ninyo Instead of obeying the church, you will look around to find the enjoyable worldly things. Sa halip na manatili sa church, maaaring magsisimula kayong tumingin sa mga makamundong bagay. That's why don't complain to the Lord. Kaya huwag kayong magreklamo sa Panginoon. For example, halimbawa, I explain to you. Papaliwanag ko po. Okay. Adam. Si Adan. And then, Methuselah. At si Methuselah. And then, Lamech. At si Lamech. And last, Noah. At huli, si Noe. When Adam died, at that time, his age is how long? 930, right? Nung si Adan ay namatay, yung edad niya ay 930 years old. Methuselah. Si Methuselah. 969. Si Methuselah ay 969. And Noah. Si Noe. 950. At si Noe naman, 950. That time they died. Sa sandaling iyon, si Noe ay namatay na 950. Means before flood, they lived more long time. Ibig sabihin nito, bago yung baha, nabuhay sila ng mahabang panahon. But problem is, pero yung problema, Lamech. Si Lamech. When Howard, he died. Ilang taon siya na namatay? 777. Too much earlier he died, more than others. Mas maaga siya namatay kaysa iba.
Why? Bakit? Let's think. Pag-isipan po natin. Actually, before I explain to you, do you know? It means nowadays, some people die as at the age of the 40 like that. Yeah. Very earlier. Seems like. Sa panahon natin ngayon, ito'y parang yung mga tao na namamatay sa kanilang 40s pa lang. Lamech, remember, when he died, 777. It means, 7 means the number of God. Ibig sabihin po ng 7 ay ito yung number ng Diyos. It means God allowed, Lamech, he died 777. Like ibig sabihin nito, pinahintulot ng Diyos kay Lamech na namatay siya ng 777. The number 7 means the God. Ibig sabihin ng 7 ay God's Diyos. Number. Ito po yung why God allowed him to die earlier? Bakit pinahintulot ng Diyos his son, namamatay Noah. Siya ng ganitong more edad? More than his father. Mas bata sa kanyang anak at mas bata sa kanyang ama. It is God's grace. Ito po ay biyaya ng Diyos. Isn't it? Di po ba? 777. He was 777 that time. After five years, start Noah's flood. Dahil makalipas yung limang taon, nagpasimula yung baha sa panahon. It means before start Noah's flood, he died 5 years ago. He ibig died. Ibig sabihin nito, bago magsimula yung baha sa panahon ni Noah, siya ay namatay. Do you find something? Nakukuha niyo po ba yung mahalagang bagay? Why God allow him? He died earlier. Bakit ipinahintulot ng Diyos saw the Noah's flood? Na mamatay siya na una bago niya pamakita yung baha sa panahon ni Noah. Actually, Lamech, he not only have only one son Noah. Sa katunayan, he had a lot of sons si and Lamech, children. Hindi lamang nag-iisa yung anak niya na si Noah. Meron pa siyang maraming anak. You understand? Naintindihan niyo po? Among his a lot of children, only one son, the Noah, he entered the ark. Doon sa karamihan sa kanyang mga anak, isang anak lamang niya na si Noah ang pumasok why? Doon sa daong. Another his children, he doesn't like the God's commandment. Po, he didn't obey. They didn't obey God's commandment to enter the north ark. Yung ilang anak niya ay hindi ayaw nila sa salita ng Diyos, hindi ayaw nila sa utos ng Diyos. Ayaw nila, hindi sila sinunod yung utos ng Diyos na pumasok sa daong. Can you understand? Naintindihan niyo po? Actually, Lamech also, he was a righteous man. Sa katunayan, he believed rin, God. Siya rin ay matuwid na tao, sumasampalataya sa Diyos. If God allowed him to still survive life, he able to enter with his son. Dahil kung ipinahintulot ng Diyos kay Lamech na mabuhay hanggang sa panahon na yan, maaaring pumasok din siya kasama ni Noah sa daong. Can you catch my point? Naintindihan niyo po ba? Without another children like that. Nang wala yung iba niyang anak. If he still alive after flood, during his remaining life, he cannot live with comfortable. Dahil kung nabuhay siya, maging dun sa maging pagkatapos ng panahon ng pagbaha, marahil mabubuhay siya ng may kalungkutan sa kanyang buong buhay, natitirang buhay. Isn't it? Di po ba? Actually, we don't feel very sad when my brother died. Sa katunayan, hindi tayo nakakaramdam ng labis na kalungkutan kapag yung kapatid natin ay namamatay. But when your son or your daughter, when your daughter and son died, you are really sad enough to die more than your sibling brother. Subalit, kapag ang iyong anak ay namatay, kayo talagang labis na nalulungkot kaysa sa lungkot ninyo na namatay ang inyong kapatid. Do you agree? Sang-ayon po ba kayo? Isn't it? Di po ba? Forever ever you may feel sad every day. Marami. Forever ever. Hanggang sa magpakailanman, maaari kayong malungkot. Why? Bakit? For the rest of your life, that sadly will never be erased from your memory. Dahil sa natitira ninyong buhay, ang kalungkutang iyon kailanman ay hindi ito mabubura sa inyong alaala. Can you catch my point? Naintindihan niyo po ba? That's why sometimes God allowed the apostle Paul the sickness Elias. Sometimes God allowed the apostle prophet Elisha to die earlier.
Sometimes God allows you some difficulties because there is some reason. Kaya nga, God's reason. Yung Diyos pinahintulot kay Apostol Pablo na magkasakit, kay Eliseo na mamatay kaagad, at maging minsan, ipinapahintulot sa inyo na ang kahirapan dahil mayroong kalooban ang Diyos mula doon. So when you got some the sickness or the even cancer or the car accident among your family, and then you became more poor, more than before, that time when you face difficulties, don't complain to the Lord God. Kaya nga, kapag nagkaroon kayo ng kahirapan, sakit, o maging cancer, o kaya naman yung kabag-anak ninyo ay na-aksidente sa sasakyan, o kaya naman naging mas mahirap kayo kaysa dati, sa sandaling iyon, huwag kayong magreklamo sa Panginoon. You understand? Naintindihan niyo po? Okay, let's go back, okay. Balikan po natin ulit. And then let's think about the arrow of salvation. Kaya pag-isipan po natin yung palaso ng pagtatagumpay. 2 Kings chapter 13. Let's go back. Balikan po natin ikalawang hari, chapter 13. Chapter 13, verse 15 hanggang 16. Verse 15 hanggang 16. 15:16. Let's think about the arrow of salvation. Pag-isipan po natin yung palaso ng pagtatagumpay. 15 and 16, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Sinabi ni Eliseo sa kanya, kumuha ka ng pana at mga palaso. At siya'y kumuha ng pana at mga palaso. At sinabi niya sa hari ng Israel, ilagay mo ang iyong kamay sa pana. At inilagay niya ang kanyang kamay. At inilagay ni Eliseo ang kanyang mga kamay sa mga kamay ng hari. When Elisha fell ill, he was now worried about the faith of Israel. So, before he died, he wanted to show God's power to help Israel. Nang si Eliseo ay nagkasakit, nagkaroon ng karamdaman, ngayon ay nag-aalala na siya patungkol sa kapalaran ng Israel. Kaya nga, bago siya mamatay, inais niyang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos upang tulungan ang Israel. At that time, especially because of Israel continued to be invaded by Syria, so he wanted to destroy Syria. Lalong-lalo na, dahil yung Israel ay patuloy na sinasakop ng Syria, kaya nga nais niya nalipulin ang Syria. So if we read one more time, he told Joash to take the bow and an arrow, and then Israel, Elisha put his hands on the king's hands. Kaya nga, sinabi ni Eliseo kay Joash na kumuha siya ng palaso at pana, at pagkatapos si Eliseo, inilagay niya yung kanyang kamay sa mga kamay ng hari. And then in the verse, look, the word Elisha put his hands on the king's hands means that the power was imparted to Joash. Sa talatang ito na sinasabi na inilagay ni Eliseo yung kanyang mga kamay sa mga kamay ng hari, ibig sabihin nito na yung kapangyarihan ay inilagay sa kanya. It means that his blessing, the blessing has been delivered to King Joash. Ibig sabihin nito na yung pagpapala ay ibinigay kay Haring Joash. And then Joash took the bow of salvation. At pagkatapos kinuha ni Joash yung palaso ng pagtatagumpay. So he got God's power from the prophet Elisha. Kaya nga nakuha niya yung kapangyarihan ng Diyos mula kay propetang Eliseo. And brother sister, verse 17, one more time, let's read together. 3, 2, 1. At kanyang sinabi, buksan mo ang bintana sa dakong silangan. At binuksan niya ito. Nang magkagayoy, sinabi ni Eliseo, panain mo. At siya'y pumana. At kanyang sinabi, ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon, ang palaso ng pagtatagumpay laban sa Syria, sapagkat lalabanan mo ang mga taga-Syria sa Afek hanggang sa sila'y iyong malipol. So he told King Joash that the arrow, it was the arrow of salvation, it was the power of God. Kaya nga sinabi ni Eliseo kay Joash na ito ay palaso ng pagtatagumpay, ito yung kapangyarihan ng Panginoon. And Elisha told him to shoot the arrow. At sinabi ni Eliseo sa kanya na ipana niya yung palaso. If so, you shoot the arrow a lot of time,
If so, it is the king received the ability to defeat Syria from God. Kaya sabi niya, kung ipapanak mo ng maraming beses yung palaso, ibig sabihin ito na yung hari ay tatanggap ng kakayahan upang matalo niya ang Syria mula sa Diyos. What does it mean, brother, sister? Ano pong ibig sabihin nito, brothers and sisters? We also, as like the King Joas, we receive the arrows of salvation. Gaya nito, tayo rin ay nakatanggap mula sa Diyos ng palaso ng pagtatagumpay. Actually, we received already from God the arrows of the salvation. Sa katunayan, tayo rin ay nakatanggap na tayo mula sa Diyos ng palaso ng pagtatagumpay. Did you get salvation? Nagkaroon na ba kayo ng kaligtasan? Right. Tama? Because we already get salvation, that's why we are able to deliver the gospel salvation to others. Dahil nagkaroon na tayo ng kaligtasan, kaya mga magagawa nating ibahagi ang kaligtasan sa iba. Isn't it? Di po ba? The arrow means to deliver the gospel boldly. Ang ibig sabihin na ipana yung palaso ay ipangaral ang ebanghelyo. Can you catch my point? Nakukuha niyo po ba yung gusto kong sabihin? But King Joshua only shot how many times? Pero si Haring Joas, ipinana lang niya ng ilang beses? I told you, how many times? Ilang beses po? He shot the arrow means, how to say, the stretch it in the ground 3 times, same meaning. Pareho lang din po ito. Nung ipinana niya yung palaso, ipinana niya yung lupa. Can you catch my point? King Joshua only he shot the arrow only 3 times. 3 beses lamang ipinana ni Haring Joas yung palaso sa lupa. It means he not much interest to save Israel. Ibig sabihin nito, wala siyang masyadong interest na iligtas yung bansang Israel. If he desire to protect from the animals, protect his nation from animal, he made the stroke more many times. Kung talagang nais niya na protektahan ang Israel mula doon sa mga mananakop na mga bansa, kinailangan niya sana na ipana yung palaso ng maraming beses. I mean, if you patient about the delivery gospel, evangelism, we have to shoot the arrow every day. Ibig sabihin, ang nais ko pong sabihin, kung kayo mayroong mahalat na puso sa panaral ng ebanghelyo, sa pag-evangelize, ipapana ninyo yung palaso ng maraming beses. In a day, how many times you shot the arrow? Sa isang araw, ilang beses kayong ninyo ipinapana ang palaso? How many times in a day you deliver the gospel? Ilang beses sa isang araw? How many days? Ilang beses sa isang araw ipinapangaral ninyo ang ebanghelyo sa nawawalang kaluluwa? It means even the king Joas, he had a lot of arrow but he only shot only 3 times. Ibig sabihin nito, bagaman si Haring Joas mayroon siyang napakarami mga palaso pero ipinana ilang itong 3 beses. Dahil wala siyang sigasig, gumaalat na puso. Although we have to evangelize every day more and more because we have a lot of arrow of the salvation, but we do not evangelize. Bagaman, kailangan nating ipana yung ating palaso ng pagtatagumpay. Bagaman, marami tayong palaso ng pagtatagumpay, pero hindi natin ginagawa. When you meet your the friend, when worldly friend, when you meet your sibling, the brother, brethren, and family and relative, problem is you didn't shoot the arrow to them. Kinakatagpo natin ang inyong mga makamundong kaibigan, mga kamag-anak, kapamilya, mga kapatid, pero hindi ang problema, hindi natin ipinapana yung palaso. That is the problem. Ito yung problema. Why? Bakit? We do not have patience about evangelism. Dahil wala tayong maalap na puso sa pag-evangelize. Only thinking. Iniisip lang natin. I have to do. Kailangan kong gawin. But we afraid to speak out. Pero takot tayo na magsalita para mag-evangelize. That's why Prophet Elisha, he rebuked King Joas. Kaya nga, si Propetang Eliseo ay sinaway niya si Haring Joas. Why you struggle only 3 times? Bakit pumana ka lang ng 3 beses? Because then is after several years, your nation will be destroyed, collapsed. Dahil darating yung maraming panahon na yung bansa ninyo ay mawawasak. Actually, if we look at the King Joas here, we can see that he is very quite obedient. Sa katunayan, kung titingnan po natin si Haring Joas dito, ay medyo masunurin siya. It is because he did
exactly what Elisha said. So in verse, look, if you, verse 5, 15. If you, if we read verse 15, when Elisha told him to take her bow and arrow, so he did so. Dahil eksakto niyang ginawa kung ano yung sinabi ni Eliseo. Kaya nga, kung titignan po natin sa verse 15, nang sinabi ni Eliseo na kumuha siya ng pana at palaso, ay ginawa niya. Actually, he very much, he obeyed God's commandment. Sa katunayan ay talagang sinunod niya ang utos ng Diyos. Brother, sister, let's read one more time, verse 15. Basahin po natin ulit, verse 15, 3 to 1. Sinabi ni Eliseo sa kanya, kumuha ka ng pana at mga palaso. At siya'y kumuha ng pana at mga palaso. Yeah, like that, he obeyed God's commandment. Gaya po nito, sinunod niya ang utos ng Diyos. Also, verse 16 also, brother, sister, shall we read together? Verse 16. 3, 2, 1. At sinabi niya sa hari ng Israel, ilagay mo ang iyong kamay sa pana, at inilagay niya ang kanyang kamay, at inilagay ni Eliseo ang kanyang mga kamay sa mga kamay ng hari. Elisha told him to hold the bow, so King Joash, he did that. He sinabi ni Eliseo na kumuha siya, hawakan niya yung palaso, kaya ginawa ito ni Joash. But verse 17 also, verse 17 also. At sa verse 17, let's read together. 3, 2, 1. At kanya sinabi, buksan mo ang bintana sa dakong silangan. At binuksan niya ito. Na magkagayoy sinabi ni Eliseo, panain mo. At siya ay pumana. At kanya sinabi, ang palaso ng pagkatagumpay ng Panginoon, ang palaso ng pagkatagumpay laban sa Syria, sapagkat lalabanan mo ang mga taga-Syria sa Afek, hanggang sa sila'y iyong malipol. Likewise, King Joash also, he obeyed Elisha's command. Kaya, gaya po nito, si Haring Joash, sumunod siya sa gaya ng pinag-utos ni Eliseo. Also, verse 18 also, let's read together. Shall we read together? Verse 18. 3, 2, 1. Siya'y nagpatuloy, kunin mo ang mga palaso, at kinuha niya ang mga iyon. At sinabi niya sa hari ng Israel, ipana mo ang mga iyon sa lupa. At siya'y pumana ng tatlong ulit at tumigil. Continuously, Elisha told him to take the arrow. So he did. He obeyed. Like that. Continuously. Yeah, tuloy-tuloy, sinabi ni Eliseo sa kanya na kumuha siya ng pana. Kaya nga, sumunod siya. Likewise, it's like you, brother and sister. King Joash also, he seems that King Joash was an obedient man. Kaya gaya po nito, gaya ninyo mga brothers and sisters, si Haring Joash ay para bang masunurin siya. So he obeyed just as Ezra said. He obeyed. Kaya sinunod niya kung ano yung sinabi ni Eliseo. But problem is, you ask without the single, the patient. Subali, si Haring Joash, wala siyang nikatiting na maalab na puso. Because he didn't have patience. Only then, one thing. Problem. Wala siyang maalab na puso. Ito po yung problema. That is his problem. Verse 17, once more, 17, let's read together with one sound and slowly. 3, 2, 1. At kanyang sinabi, buksan mo ang bintana sa dakong silangan. At binuksan niya ito. Nang magkagayoy sinabi ni Eliseo, panain mo. At siya'y pumana. At kanyang sinabi, ang palaso ng pagkatagumpay ng Panginoon, ang palaso ng pagkatagumpay laban sa Syria, sapagkat lalabanan mo ang mga taga-Syria sa Afek hanggang sa sila'y iyong malipol. How many times he struck? Ilang beses siyang pumana? Brother and sister, question. Tanong, brothers and sisters. Before you get married, you have your lover. Halimbawa, bago kayo ikasal, mayroon kayong minamahal. If you fall in love with your lover, how many times do you want to meet him? Do you want to meet her? Dahil sa inyong minamahal, ilang beses niyo siya nais na makita? 24 hours you want to live. 24 hours gusto niyo siyang makita. Not only 3 times, 4 times. Hindi lamang 3 times or 4 times. Isn't it? Di po ba? You want it together. You want to sleep together. You want to go outside together. All the time you want to do. Why? You have passion. Nais mo siyang makita. Passion. Nais mo siyang makasama. You want to live with him. Bakit po? Dahil mayroon kang mahalap na puso para sa kanya. Can you catch my point? Naintindihan niyo po ba? King Joshua, if he has passion that he wants to save his nation, he has to struggle.
a lot of time. Si Haring Joas, kung meron siyang maalab na puso para iligtas yung kanyang bansa, kinailangan niya siyang kumana ng maraming beses. I feel very hard because when it tick stop. Sabi niya, ah, masakit na. Kaya nga, pagkatapos ng tatlong beses, tumigil na siya. That's why King, the apostle, Prophet Elisha, he rebuked him. Kaya nga, si Propetang Eliseo ay sinaway siya. About he doesn't have patience. Patungkol sa wala siyang maalab na puso. He had no patience. Wala siyang maalab na puso. That's why Elisha was angry when he saw it only three times. Kaya nga si Eliseo ay naghalit na makita niya na tatlong beses lang siyang pumana. Verse 19, brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. Ang tao ng Diyos ay nagalit sa kanya at nagsabi, pumana ka sana ng 5 o 6 na ulit. Nang sa gayon ay napabagsak mo sana ang Syria hanggang sa iyong malipol. Ngunit ipapanain mo ang Syria ng 3 ulit lamang. Brother and sister, let's we have God's lessons this moment. Kaya mga brothers and sisters, kunin po natin dito yung aral ng Diyos sa oras na ito. It is the same for us. We were saved and have the promise to go to heaven even if we die, right? Gaya po nito, pareho tayo na mayroon tayong pangako na makakapunta na tayo sa langit bagaman and, tayo ay mamatay. And the Lord has promised to be with us in this world as well, right? At ang Panginoon ay nangako din siya na makakasama natin siya sa mundong ito. Tama po ba? And the Lord has promised to make us overcome, right? At nangako din yung Panginoon na tayo ay pagtatagumpayin. Tama po? Because of God, there's not lie. There's not lie. The promise is sure to come true. Dahil ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, kaya nga yung pangako ay tiyak na, na maisasakatuparan. And God gave us a lot of arrow of salvation to us. Ang Diyos in order to save your family. At ang Diyos ay nagbigay sa atin ng maraming palaso ng kaligtasan upang iligtas ang inyong pamilya. Do you understand? Naintindihan niyo po? The problem is that we have our heart like Joas. Pero King yung problema Joas. Ay meron tayong puso na gaya ni Haring Joas. There are times that we have no resentment against Satan that sometimes lead our beloved family, relative, and neighbors to eternal hell. Ngayon pa man, wala tayong malungkot na puso sa harap ni Satanas na nagdadala sa mga kamag-anak natin, mahal natin sa buhay, patungo sa kapahamakan. I mean, there are times when we do not have the desire to somehow save the poor soul who are being dragged to hell. At nagkakaroon tayo ng pagkakataon na walang puso na iligtas yung mga kaawa-awa mga kaluluwa na dinadala, hinihila patungo sa impyerno. So many brothers and sisters, only they are attend the church alone without bring your family. Ang ilang mga brothers and sisters, dumadalo lang sa church na mag-isa na hindi dinadala ang kanilang minamahal na pamilya. How sad and frustrating will the Lord be when He sees such us? Gaano ba malulungkot yung Panginoon kapag makikita niya yung ganitong ugali na gaya natin? What are you doing now? Anong ginagawa ninyo ngayon? God may ask you. Marahil tanungin kayo ng Diyos. I didn't save you. Just you study hard. Hindi kita niligtas para mag-aral ka lang na maigi. I didn't save you for just your business well. Hindi kita niligtas para lang palaguin ng maayos ang iyong negosyo. I didn't save you for your just comfortable life, remaining your life during remaining your Hindi life. Kita niligtas para sa komportabling pamumuhay mo lang sa natitira mong buhay. I didn't allow you your money, the salary, for enjoying your worldly things. Hindi ko pinaintulot sa iyo na magkaroon ka ng maraming pera bilang sahod mo para enjoy ang mga makamundong bagay. Instead of there, although there are so many losers around us, but what are you doing now? Why you don't have patience to save them? Bagaman, even I gave you a lot of the arrow of the salvation like that. Bagaman, napakaraming mga nawawalang kaluluwa sa paligid mo, pero anong ginagawa mo ngayon? Bakit hindi mo sila iniligtas kahit na binigyan kita ng napakaraming palaso ng pagkatagumpay? What is your purpose? Ano ang pinagtutuanan ninyo ng pansin? Jesus Christ came this world to save men. Si Jesus Kristo ay pumarito sa mundong ito upang iligtas ang tao. In order to save your family, beloved, your relative, that's why I saved you first. Para and then I gave you a lot of
arrow of salvation. Para iligtas ang iyong minamahal na pamilya. Kaya nga, una kitang iniligtas at binigyan kita ng maraming palason ng pagtatagumpay. We must seriously consider ourselves through the image of King Joas. Kailangan natin pag-isipan ng maigi yung sarili natin sa katayuan ni Haring Joas. It's like King Joas. If we struck only 3 times, if we evangelize only 3 times, you cannot save by the blood of Jesus Christ. Kung gaya ni Haring Joas, magpapahana lang tayo ng 3 ulit, mag-evangelize tayo lang tayo ng 3 ulit, kung ganun, hindi tayo magtatagumpay. Actually, even at the time of Jesus Christ, people had no patience. Sa katunayan, maging sa panahon ni Jesus, yung mga tao doon ay wala ring maalab na puso. Even that time, Jesus Christ at that time also, many people had no patience. Nang panahong iyon, maraming mga tao rin ay walang maalab na puso. So I show you one of the passage, Matthew chapter 11. Tingnan po natin, Mateo chapter 11. Matthew chapter 11, verse 17. Verse 17. Matthew chapter 11, verse 17. If we look at the Matthew chapter 11, verse 17, Jesus said this, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Na sinasabi, tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Tumangis kami, ngunit hindi kayo nahapis. Yeah. We play the flute for you, but you, because you didn't have patience, that's why you did not dance. And we mourned it to you, and you did not lament. Tinugtugan namin kayo ng plauta, subalit wala silang maalab na puso, ngunit hindi kayo sumayaw. Tumangis kami, ngunit hindi kayo nahapis. When we went to the funeral, they cried with sadness due to their family's death. Kapag pumupunta tayo sa burol, tayo ay umiiyak dahil sa kamatayan, dahil sa kalungkot na namatay yung ating pamilya. And then people have no mood together when they see it. At ang mga tao ay hindi na nahahapis kapag yung mga nakikita nila ito. Instead we said together, if we do laugh and smile, it's very bad attitude. Kaya kung tayo ay hindi mahahapis, hindi malulungkot na kasama sila, at sa halip na gayon ay tumawa tayo, ay napaka masamang pag-uugali ito. Can you understand? Naintindihan niyo po? Let's do Revelation chapter 3 verse 6 or so. Revelation chapter 3. Tignan din po natin, Apocalipsis chapter 3. Revelation chapter 3 verse 16. Verse 16. Revelation chapter 3 verse 6, and brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay susuko kita mula sa aking bibig. In this verse, the Lord compared a person without patience to lukewarm water. Sa talatang ito, ang Panginoon ay kinumpara yung tao na walang maalab na puso sa malahininga na tubig. Problem is, it was neither hot nor cold, so the Lord wanted that he would vomit. Dahil hindi siya malamig, umainit man, kaya nga nagbabala ang Panginoon na isusuka siya. The age of student that time, we have to work, study harder. Sa panahon bilang estudyante, kailangan natin mag-aral lang maigi na may maalab na puso. If we do not study hard when we the student age that time, with patience, after several years, our future became the poor like that. Dahil nung bilang estudyante, kung hindi tayo mag-aaral ng maigi, walang maalab na puso, sa hinaharap, magiging dukha tayo. So, the Bible means, it was neither hot or cold, God will vomit you. Kaya dito pa sa Biblia, sinabi ng Panginoon, hindi ikaw mainit o malamig man, kaya nga isusuka. In this age, many brothers and sisters will live with lukewarm faith that is neither hot nor cold for the Lord. Sa panahon natin ngayon, maraming mga
brothers and sisters ay namumuhay na mayroong malahininga na pananampalataya na hindi mainit o malamig man para sa Panginoon. Check yourself, your faith. Siya sa atin ang ninyo ang sarili ninyo, ang inyong pananampalataya. Even though they clearly, they got salvation clearly, perfectly, but didn't have patience. They did not have patience about evangelism, about attending church, about the give tithe and offering, about the serving the church. They didn't have anything. Bagaman, mayroon silang malinaw na kaligtasan, pero wala silang maalab na puso para sa pag-evangelize, pangaral ng ebanghelyo, pagbibigay ng kanilang tithes and offering. You understand? Naintindihan niyo po? Only they satisfied just to get salvation alone. Masaya lang sila na mayroon na silang kaligtasan, mag-isa lang. You understand? Naintindihan niyo po? According to the Revelation chapter 3, such kind of people God will vomit. Ayon po sa Apokalipsis chapter 3, ang ganitong mga tao ay isusuka ng Diyos. God will reject him. Itatakwil siya ng Diyos. God will not use the people who do not have patience. Ang taong walang maalab na puso ay hindi gagalingin ng Diyos. Because they do not have any interest, they do not have any mind to serve the church. Dahil wala silang anumang kaisipan na maglingkod sa church. Everyone, we have to be careful about such kind of even King Joas. Kaya tayong lahat, dapat tayo mag-ingat na baka tayo ay maging gaya ni Haring Joas. We must make sure that my faith does not cool down and get hotter. Dapat na siguruhin natin na ating pananampalataya ay huwag manghina o manlabig, kundi magpainitin natin ito. Right? Tama po. So we must have five patience. We must have five patience for the right Christian life and to save your family. Kaya dapat tayong magkaroon ng limang katanungan upang magkaroon tayo ng tamang ng buhay Kristiyano at upang mailigtas ang inyong pamilya. Okay? Okay po? Right Christian life for your life. Right Christian life. Para sa inyong tamang pamumuhay in Kristiyano. Save your beloved family. Upang iligtas ang inyong minamahal na pamilya. We must have five kinds of patience. Dapat magkaroon tayo ng limang uri ng passion. First patience. There must be a desire for the word. Una, dapat tayong magkaroon ng pagnanais para sa salita ng Diyos. We must be a desire for the Word of God. Dapat tayong magkaroon ng pagnanais para sa salita ng Diyos. Diligently, we have to read the Bible. Nang may kasipagan, kailangan nating basahin ang Biblia. That's why, Psalm chapter 112. Kaya nga, mga awit 112. Psalm 112 verse 1. That's why Bible says, mga awit 112 verse 1. We have to patient for the word of God. Kailangan natin magkaroon ng maalap na puso para sa salita ng Diyos. Blessed is the man who fear the Lord, who delights greatly in His commandment. Kaya, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na lubos na nagagalak sa kanyang mga utos. So the reporter said that those who delight greatly His commandment means the Word of God are blessed. Kaya nga, sinasabi ng mga awit dito na ang mga tao na nagagalak sa kanyang kautusan ay mapalad. In order to get God's grace and blessed, we have to love to read the Bible. Para makuha natin yung biyaya at pagpapala ng Diyos, kailangan nating basahin ang Biblia. And second, at pangalawa, there must be a desire in prayer. Dapat ay magkaroon ng pagnanais para sa pananalangin. We have passion of like a prayer about prayer. Kailangan nating magkaroon ng passion o maalap na puso patungkol sa pananalangin. So, the Bible says Luke chapter 22. Kaya sinasabi ng Biblia, Lucas 22. We must have a patience for prayer. Dapat tayo magkaroon ng maalab na puso para sa pananalangin. Because Jesus Christ also, He has the patience for prayer. Dahil maging si Jesucristo rin, mayroon siyang
maalab na puso para sa pananalangin. Verse 44. This book is the recorded of Jesus praying in the Garden of Gethsemane the night before he death. Ang talatang ito ay naisulat nang si Jesus ay nananalangin doon sa halamanan ng Gethsemane, yung gabi bago siya mamatay. Brothers and sisters, let's read together 44. 3, 2, 1. Sa kanyang matinding paghihirap ay nananalangin siya ng higit na taimtim, at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Before he died, he Lord prayed more earnestly for the work. Kaya bago siya mamatay, yung Panginoon ay nalangin ng mas higit na taimtim para sa gawain ng Panginoon. Even okay, third, because time is not enough. Dahil hindi pa sapat yung oras, pangatlo, we must have our patience for fellowship. Dapat tayo magkaroon ng maalab na puso para sa fellowship. To attend your church, gathering. Sa pagdadalo sa mga gawain, sa pagtitipo ng church. The third, patient, we have to be passionate about fellowship. Dapat tayo magkaroon ng maalab na puso patungkol sa fellowship. Acts chapter 2, verse 42 also. Mga gawa, chapter 2. Verse 42. 42, brothers and sisters, 42, the third patient, 42. Chapter, Acts chapter 2, verse 42. Mga gawa, chapter 2, verse 42. Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. For the sake of the gospel, they try to get along with each other. Para sa pakanan ng Ebanghelyo, sinubukan nilang magsama-sama. Fellowship, therefore, to all the lives of their brothers and sisters living together for the Lord God. Ang fellowship o paikisama ay tumutukoy sa lahat ng buhay ng mga banal ay namubuhay ng sama-sama sa Panginoon. So Bible says, Hebrews chapter 10, verse 25 or so, strive together. Strive kaya, together. Ganun din po sa Hebreo chapter 10 verse 25 na kailangan na magsikap tayo na magsama-sama. Every day, every night, devil will attack you with God, a devil temptation. Dahil sa araw-araw, maging sa bawat gabi, susubukan ng diablo na atakihin kayo. Don't go to church. Huwag kang pumunta sa church. You may feel tired. Maaring pagod ka. You understand? Because you have to study hard this time because exam. So don't go to church. Kailangan mong mag-aral lang maigi dahil may exam ka. Kaya nga huwag kang pumunta sa church. It is not from the Lord God. Hindi ito mula sa Panginoong Diyos. Isn't it? Tama po. You have to earn money even on Sunday because your financial is very poor these days. Kailangan mong kumita ng pera dahil ang sitwasyon mo, financial, ay mahirap kahit na linggo ngayon. But it's not from the God. Pero hindi ito mula sa puso ng Diyos. Hebrews chapter 5, Hebrews chapter 10, verse 25 or so. The Bible says, strive together. Maging sinasabi sa Hebrews chapter 10, verse 25 na kailangan nating magsikap na magsama-sama. At that time, although they have a lot of the persecution, but they try to do their best together. Bagaman ang panahon na iyon, ay nagkakaroon sila ng napakarami mga pag-uusig, pero sinubukan nila, ginawa nila lahat na makakaya nila na magtipo ng sama-sama. After we gather, we can come together and tell us how I was saved through my testimony. Pagkatapos na magsama-sama natin, magagawa nating sabihin kung paano tayong iniligtas sa pamagitan ng patotoo natin. And we can also testify of the work of the Lord that we have experienced in our life. At magagawa rin nating ipatotoo kung paanong yung Panginoon ay kumilos sa ating pamumuhay. It is called the testimony of life. Tinatawag ito na patotoo ng ating buhay. We have to testimony about our life. Kailangan nating ipatotoo ang patungkol sa buhay natin. Oh, brother, sister, when we don't testimony about salvation every time, huwag kayong mag-testimony lang palagi na patungkol sa kaligtasan. We have to share our testimony about our Christian life. Kailangan nating ibahagi, ipatotoo yung patungkol sa ating Christian life. Brothers and sisters,
This time I'm having a very hard time financially. Brothers and sisters, sa mga panahon ngayon ay talagang nahihirapan ako financial. I felt very guilty when I give tithe and offering. Pero nagigilty ako kapag nagbibigay ako ng tithe and offering. By when I give tithe and offering, I have double mind. Dahil kapag nagbibigay ako ng tithe and offering, eh meron akong pagdadalawang isip. Can you understand? Naintindihan niyo po? I have double mind means very sayang. Ayun, kay dalawang kaisipan ibig sabihin ito, sayang. But we have, I have to do. Pero yung isang kaisipan, subalit kailangan kong gawin. But God gave me more the power to overcome devil temptation. Subalit binigyan ako ng Diyos ng higit na kalakasan na mapagtagumpayan ang panunukso ng Diablo. Even though I'm having very hard time financially, but this month, also, I honestly gave tithe and offering to the Lord. Pagkaman, mayroon akong kahirapan pinansyal, pero maging sa buwang ito, nagbigay ako ng tapat na aking tithe and offering. Do you understand? Naintindihan niyo po? Likewise, we have to share. We have to do our best to share such kind of testimony. Gaya nito, kailangan natin not gawin. Not only salvation testimony. Ang lahat ng ating makakaya na ipatotoo yung ganito ating Christian life, hindi lamang kaligtasan. Through your testimony, all brothers and sisters, they were affected. They were able to encourage. Sa pamamagitan ng patotoo ninyo, lahat ng mga brothers and sisters ay mahihipo nito, mapapalakas sa inyong patotoo. Can you catch my point? Naintindihan niyo po ba yung gusto kong sabihin? Understand? When pastor minister go to somewhere to mission trip, pastor, actually I do not have money much, but 100 pesos, it is my prayer I want to offer to you. Likewise, how wonderful, how beautiful like that. Pastor, pag missionary, pumupunta sa ibang church, ay, pastor, pasensya na, wala akong sapat na pera. Ito, 100. Ito yung aking padalangin. Gaya po nito. And fourth, at pang-apat, patient. You must live with patience for volunteering. Pang-apat, serving, self. Dapat na magkaroon kayo ng maalab na puso na binuvolunteer o binibigay ninyo, nagkukusa, ikinukusa ninyo ang inyong sarili. It means we must be together with patient to serve the Lord's work in the church. Ibig sabihin nito, dapat tayo magsama-sama na mayroong maalab na puso na maglingkod sa gawain ng Panginoon sa church. Verse 10, 1 Peter chapter 4. Unang Pedro, chapter 4, verse 10. That's why the Bible says, you have to get the patience for the serving the church. Kaya dapat tayo magkaroon ng maalab na puso sa paglilingkod sa church. 1 Peter chapter 4 verse 10. Unang Pedro chapter 4 verse 10. Verse 10. Brothers and sisters also, let's read together. 3 to 1. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. The Bible says to us to serve each other as good stewards as we each receive a gift. Kaya sabi po dito, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya. Actually, we all of us, each of us has a gift given by God. Sa katunayan, bawat isa sa atin ay mayroong kaloob na ibinigay ng Diyos. That's why all of you, you have one the talent from God. Bawat isa sa inyo mayroong talento na mula sa Diyos. That's why some people have excellent speech skill. Kaya yung ilan ay mayroong mahusay na pananalita. And some people are good at computers. At yung iba naman ay mahusay sa computer. Some brothers and sisters are good at cooking. Yung ilang brothers and sisters ay mahusay sa pagluluto. Isn't it? Some brothers and sisters are good at leading their newly saved brothers and sisters. Yung ilan naman ng mga brothers and sisters ay mahusay sa pagdadala, pangunguna sa mga bagong ligtas na tao. Some brothers and sisters are good at teaching the children. Yung iba naman ay mahusay sa pagtuturo ng mga bata. Some brothers and sisters, the people sing
the hymnal song well. Ang ilang mga brothers and sisters ay mahusay sa pag-awit ng mga hymnal song. Likewise, there are the gifts each one has received from God. Gaya nito, bawat isa sa atin ay mayroong mga kaloob na tinanggap mula sa Diyos. For example, halimbawa, although you want to belong to the member of a choir team, but if you do not have the skill voice, you understand? Halimbawa, nais ninyo na sumali sa bilang maging miyembro ng choir pero wala naman kayong talento sa pag-awit. No need became the member of a choir team. Hindi kailangan na maging miyembro ng choir team. Can you understand? Naintindihan niyo po? Sorry. 주 하나님 지으신 모든 세계 주 하나님 Because his voice ruined the choir team song. Dahil sa boses niya ay masisira yung awit ng choir. Don't try to do what you want to do. Huwag ninyong subukang gawin ang nais ninyong gawin. You have to find what you have, the gift from the Lord God. Dapat ninyong hanapin kung ano yung kaloob na ibinigay ni mula sa, ng Diyos. You understand? Naintindihan niyo po? That's why you have patience for the serving the church. Kaya dapat magkaroon kayo ng maalam na puso sa paglilingkod sa church. From the Lord God. Gamit ang talento na mula sa Panginoong Diyos. Last one, what is? At panglima, fifth patient. Ano po yung? Evangelism. Yun po yun, evangelism. Last verse, let's find Romans chapter 9, verse 1 hanggang 3. Roma, chapter 9, verse 1 hanggang 3. Apostle Paul, he has the patience for evangelism. Si Apostle Pablo po, meron siyang maalam na puso para sa evangelism. So we must have one patient to evangelize. Gayun din, dapat tayong magkaroon ng maalab na puso para sa pag-evangelize. Verse 1 at 2, brother, please, would you read? Babasahin ko po, verse 1 hanggang 2. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo, hindi ako nagsisinungaling. Ito'y pinatotohanan ng aking budhi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Verse 2, na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso. For three, all brothers and sisters, let's read together. For three. 3, 2, 1. Sapagkat mamagalingin ko pang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Because Apostle Paul has the patience for evangelism. That's why he said that he wants the Jew to be saved even though he is cursed and cut off from the Jesus Christ. Dahil si Apostle Pablo ay mayroong passion para sa pag-evangelize. Kaya nga sinabi niya, mas nanaisin pa niya na sumpain siya para lang ma-evangelize yung kanyang mga kamag-anak. You understand? Naintindihan niyo po? That's why finally, as we know very well this verse, he mentioned like that. Last verse, after we read, and then let's finish. Kaya sa huli. Acts chapter 20, verse 24. Mga gawa. Chapter 20, verse 24. Last verse, let's read together. Acts chapter 20, verse 24. Mga gawa, 20, verse 24. If we are able to memory this verse, let's do it memory. Kung magagawa po natin na i-memorize ang talatang ito, ay i-memorize po natin. Let's read together, 3, 2, 1. Hindi ko itinuturing na mga kibuhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. With five the patient, let's we make our church member double next kaya, year. Kaya gamit po yung limang maalap na puso na ito, ay gawin po nating doble yung ating mga church members. We learn about patience through the King Joas attitude. Kaya pinag-aralan po natin ngayon ang patungkol sa maalab na puso sa pamamagitan ng pag-uugali ni Haring Joas. Let's pray together. Manalangin tayo. Our Heavenly Father, for loving us and saving our soul, thank you so much for saving us from eternal destruction.
Ama naming Diyos sa langit na sa amin ay nagmamahal at nagligtas sa aming mga kaluluwa, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasa. Today, we gathered together to learn the Word of God. Ngayon, kami po ay nagtipo ng sama-sama upang pag-aralan ang salita ng Diyos. And today, also, we learned about King Joash's attitude, who had no patience. At ngayon po ay pinag-aralan po namin ang pag-uugali ni Haring Joash na walang maalap na puso. Lord, please give us more patience and lead us to live with strength for you. Pakiusap, Panginoon, tulungan mo po kami na magkaroon ng higit na maalap na puso at pagkaluban mo kami ng kalakasan para po sa inyo. And please work to preach the gospel of the Lord more powerfully in the last days of this history. At pakiusap, tulungan niyo po kami na magawa ang lahat na aming makakaya upang maipangaral ang ebanghelyo sa mga sa katapusan ng mga panahong ito. O Lord God, especially please have them who were saved during the last Apari Bible Seminar so that they can always live in the Lord God. At Panginoon, pakiusap, tulungan mo rin po yung mga naligtas na doon sa Apari Bible Seminar na palagi silang mamuhay para sa Panginoon Diyos. Because after 2 weeks later, we have a plan to conduct a Bible seminar or cell group Bible seminar. At makalipas po yung dalawang linggo ay may plano po kami na magkaroon ng Bible seminar sa lahat ng cell group. O Lord, please have us and guide us so that many lost souls can be saved through the or cell group Bible seminar. Pakiusap, Panginoon, tulungan niyo po kami at gabayan kami upang mailigtas ang maraming nawawalang kaluluwa sa pamamagitan po ng all cell group Bible seminar. And please have and bless all the brother, sister of Quezon East and Quezon West and Quezon North to lead all right Christian life. At pakiusap, pagbalain mo po ang lahat ng mga brothers and sisters mula po sa Quezon East, sa Valenzuela at maging sa Caloocan Church. If there are some brothers and sisters who are sick, so cannot join the Sunday service, please help them to join next week. At kung meron man po mga brothers and sisters na hindi po nakadalo sa Sunday service dahil may sakit, pakiusap, tulungan niyo po sila upang makasama namin sila sa susunod na pagkakataon. And once more, please help us and guide us. So when we stand before God, we want to stand before you without shameful mind. At pakiusap, tulungan at gabayan niyo rin po kami ng upang sa pagtayo po namin sa iyong harapan ay makatayo kami na walang anumang kahihiyan. In the name of Jesus Christ, who love us, we pray. Sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen.